Oh my God, I had to stop here. I mean, Ayala Estates, here in Bukal Road, Calamba. I saw this cat from the highway. I saw this poor cat. Oh. Oh, halika. Halika dito, baby. My God. Huwag kang tatawid doon, nasasagasaan ka. Oh, poor baby. Oh, naawa naman ako sa iyo. Yeah. Yes, baby. Okay, okay, okay. Okay, I'll take care of you. Halika na. Halika na. Sino nagtapon sa iyo? Huh? Oh, wow, baby. Yeah, let's go, let's go. Sino nagtapon sa iyo? Oo, saan na? Gutom ka na. Saan ka galing? Oh, tahan na. We arrived in Parañaque last night. Medyo late na tayo nakarating to Sinners. I had to bring a rescue dog. I rescued sick dog. Nag-positive siya sa ehrlichiosis. Baba, platelet anemic. Kaya pala matamlay si Vanna Bird. So Vanna is now confined, tapos na-visit ko din si ano. I was able to visit Mr. C and El Grande. So hopefully, pag-akyat ko ng Laguna, kasama ko na yung dalawa. Si El Grande at si Mr. C, kaya sasama ko na sa sanctuary. Oh yes, and this is our little baby. This is the kitten sa highway. Ang lungkot lang kasi tinapon siya sa lugar, walang tao, walang mga bahay, and it's a private road by the Ayalas, Ayala Greenfield Estates, na you can't park in the area, may mga guardia doon. So nakita ko lang sa side of the road, I don't know why, sa liit niya na yun nakita ko pa siya. Buti na lang lumampas siya sa mga damuhan at saka sa mga puno sa gilid kaya nakita ko siya, pero it was dangerous kasi madaling siyang masagasaan doon. So na-check up siya kagabi, so okay naman, medyo may mga sugat na, wala namang mites. Gutom na gutom siya kahapon. Ayan, matakaw naman po. And dito siya. Dito siya natulog. Then siya natulog kagabi. And natuto na rin siya. Nag-potty train siya kagabi. Marunong siyang umihi doon. O doon hindi pa nadumi. So nakakain naman siya. May laman na yung chan. Oh, baby, yes, baby. Oh, baby. Nakakalungkot na ang mga, lalo ang mga kuting na itim. This is the nth time na may na-rescue akong itim na kuting. Nakita ako sa May Lake na tinapon. Meron ding sa gilid dito sa may kalsada. Oh, dito sa city yan, sa Parañaque. And now this little baby yan, sa highway. Dun sa highway, wala siyang chance mabuhay kasi walang mga bahayan dun, walang kahit ano, damuhan at mga puno. Tapos tabi ng highway, lalo sa gabi, mabilis ang takbo ng mga sasakyan. Safe ka na, baby. So, malambing po siya. So, it proves hindi siya feral. Hindi siya yung pusang, anak ng pusang dala. Kasi, marunong siyang lumapit. I mean, most feral cats, kahit yung mga kittens na notice namin, observe ko yon. Kapag ka, kahit kitten pa lang, naghihis, mailap. But this baby, hindi eh, malambing siya. Nag-drive ako going from Bukal Road
sa Calamba, Laguna, up to Parañaque sa vet, sa Pet Mobile. Hanggang dito sa Parañaque, nasa lap ko lang siya. Nagda-drive ako na handito lang siya sa ibabaw ko. Ang naming-naming. Nakakalungkot lang po na karamihan ng mga pusa, mga kittens. Although, may mga ibang kulay din na nakikita natin na tinatapon. Pero, parang ang dami pong cases, lalo sa probinsya, na pag-itim ang pusa o itim na kuting, tinatapon at kinakatakutan. Parang hindi maganda para sa kanila. Because of the image, may image na parang pag-itim na pusa, parang ano sila, di ba? Samang kukulang, evil spirit, omen, ganyan. Oo, dito ka na. Dito siya natulog ni Bed siya. Diyan ka lang. So, kawawa naman. Just because of the color bias. Because it's black. Parang it's ominous. Parang alaga ng mangkukulam. Masamang espiritu sila. Ganun ang iniisip kasi itim. Kitty. So sana wag po nating itapon ang mga kuting tsaka yung mga itim. May nabasa ako regarding sa colors ng cats and what they are for, mga special powers, or they are good for things, for some things. So, for example, yung ginger daw, para sa pera, financial, ganyan. Pero, nabasa ko doon na ang mga black cats, they are the ones na talagang mas powerful daw. So, we have rescued already dalawang black cat na namin ang ni-rescue namin. So, we're not sure what it means, kung ibig sabihin. And tapos, lagi silang nagkakasakit. Dalawang rescued black cat na namin po ang nagkasakit. Tapos, pinagamot na matay. So, sa bahay namin kasi, syempre, may mga may sakit dito. Hindi namin alam kung sila ang tumutubos. Tsaka kasabihan din, they are the strongest protection from evil tsaka sa negative, anything negative o yung may mga bad intentions or sa evil daw, bad spirits. Mga black cats daw ang pinakamalakas sa protection. Oh, ang sweet naman ng baby ko. Oh. So I just hope it breaks the spell kasi parang kinukuha nila yung sakit or whatever it is. Dalawang black cats sa namin ang namatay na rescues. Malakas na malakas sila, healthy, na paggamot namin. And yet, yun nga nangyayari. So, I hope someone adopts this baby cat. Kasi ayoko siyang mamatay. So, please. Let po siya. So, we do not only rescue dogs. Marami rin po kaming cats. Meron pa kami ditong yung mga nakatira sa bahay, yung mga contained, yung mga kitten, yung kitten ng bagyo na nabuhay andito pa. Dito yung mga matagal na dito sa amin nakatira na at pinapakain. We have almost 20 po. Tapos yung sa paligid na pinapakain namin na medyo maiilap, pero dito na halos nakapaligid sa amin, may mga almost 12 pa yun. May mga nanganak, kaya hindi ko pa nakikita kung may mga kittens sila din sa mga bubungan sa katabing bahay. So please po, don't throw away these cats. Sana mapakapon. Spay and neuter is key kasi ang bilis manganak ng mga pusa. Madali silang magbuntis at mga anak. So please, don't throw them away. Lalo yung mga blacks. Give them a chance to live. And have your cats spayed and castrated, please. Thank you. Hello, little kitty says thank you. Nya. Ang ganda ng color ng eye ni Kitty na. Ha? Kitty, oh. Kitty, don't cry na. Ang ingay ni Kitty. Nya. So have a good morning, everyone. Have a nice weekend.